Pasko ang may pinakamahabang pagdiriwang na ginaganap natin, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Kung kaya karamihan sa ating mga Kristiyano, lalo na dito sa Pilipinas, ay naghahanda ng maaga para sa buwan ng Kapaskuhan. At ito ang simbolo ng pagsilang na ating Panginoong Tagapagligtas, ang tala at ang bituin sa kalangitan. At ang pagdiriwang na ito ay naging daan para sa ating mga kababayan na magkaroon ng oportunidad para gumawa ng mga palamuting ihahanda para sa araw ng Kapaskuhan. Katulad na lang ng parol na may kasangkapang gawa sa kalikasan, ito ang kapis na hinango mula sa karagatan. Hello guys, welcome back to my channel. For today's video guys, meron naman akong i-share sa inyo. Ito naman yung pagbuo ng native parol. So ito guys ay naiiba doon sa una kong mga binablog, una kong mga ina-upload na video na pagdating sa paggawa ng parol. Kasi ito guys, nauunang pinturahan ang kapis. So ang gagawin natin dito guys, ikakat muna natin yung kapis bago kukulayan, saka bibindahan, saka bubuuhin. So katulad nito guys, sisimula na ang ikakat yung kapis. Kakating muna siya guys bago kukulayan. And then pagkatapos natin ikat ang kapis guys, uhugasan natin to siya na may kunting acid para matanggal yung mga lumot. And then pagkatapos guys, patuyuin natin at saka natin ilatag sa screen guys, katulad dito. And then pag nalatag na siya guys, una muna ipatihaya muna natin bago natin bugahan. So ang una nating kulay na ibubuga guys is kulay dilaw, kasi para to doon sa flower. And then pagkatapos natin mabugahan guys yung likod, yung pinakakabila, patuyin natin ng konti, saka natin ibalik na rin. And then pagkatapos mabaliktad guys, bubugahan natin ulit ng kulay. So kailangan ang thickness ng kulay guys, ganun din sa kabila para pareho ang kulay niya. And then pagkatapos ng kulay dilaw guys, maglalatag naman ulit tayo para sa ibang kulay. Ito naman yung kulay pula. So ang proseso nito guys is pareho din doon sa dilaw. Matapos kulayan yung kabila, babalik na rin din siya. Pero dito hindi na naman pinakita kung binaliktad na siya kasi masyadong mahaba ang video guys.
Okay guys, pagkatapos ng kulay pulay, susunod naman natin tong kulay green. So mukha lang siyang kulay blue guys kasi manipis pa eh, unang coating pa lang yan eh. Pag once na na-coating siya ulit, magkukulay green na yan. So same process pa rin yan guys, babaliktarin pa rin natin yan pagkatapos. Din kagaya ng sinabi ko kanina guys, pagkatapos natin kulayan, pag matuyo na yung kulay, saka natin bindahan. Baka magtataka kayo guys kung ano yung pinangbibinda natin. Ito po ay cut brush guys. Ito po ay brush sheet, metal brush ito. Kaya binibindahan natin guys para ma-form natin kung ano man ang gusto nating design para sa kapis. Gusto natin ng flower o ano man. At kaya na rin brush ang ginamit natin guys kasi madali siyang tabla ng pingga. Soldering lead kasi ang gamit natin dito guys pag hinang. So pagkatapos nating bindahan ng mga kapis guys, katulad nyan, ayun na guys. Pupormahin na natin siya guys, ihinangin na natin siya gamit ang soldering iron at saka soldering lead. So ayun na siya guys, yun na yung dahilan kaya bakit natin siya binindahan. Kasi yung tingga hindi yan dumidikit doon sa kapis eh, dumidikit siya doon sa metal. So mapuform niya ang kapis sa pamamagitan ng ano, ng brass na binibinda natin doon sa kapis. And then isusunod naman natin ngayon guys yung pinakakatawa ng parol. So ang gagawin natin dito guys is bubuhin mo natin siya guys para siyang pyramid. So hindi to totally pyramid guys kasi medyo malapad, hindi magkapareho yung ano niya eh, yung sukat. So hindi siya square talaga, parang rectangular pyramid ang dating niya. So ayun na guys, sinihinang na. So dumidikit yung tingga guys doon sa no, sa brass gaya ng sinabi ko kanina. Kaya nabubuo siya guys. And then isusunod naman natin ngayon guys yung kinulayan natin kanina ng kulay dilaw. So ito na yun guys. So part pa rin to siya ng flower guys.
So matapos natin mabuo yung flower guys, ikabit na natin kasi nabuo na rin yung pinakakatawan ng parol. So yung katawan kasi ng parol guys, pinorma natin yun sa pentagon. Bali limang ano siya, limang angle, kaya nagpo-forma na siyang star. So ngayon, ilalagay naman natin yung flower, pinakapaningit niya, para magiging accent naman niya yun. So ayan na guys, naikabit na natin yung flower na paningit ng parol. So nailagyan na rin natin siya ng mga palikpik. So yung pinaka outside na ano, kulay pula. Pinaka ring outside ng ano, nung parol. So ayan na siya guys, yung palikpik. So ang gagawin natin ngayon guys is ano, babarnishan na lang natin ngayon guys, itatapkot natin para yung mga kulay hindi na talaga siya magagasgas. So isi-seld natin siya ng ano, ng clear gloss. So ayun na siya guys, nabuo na yung ating 32 inches na native parol. So ito na siya guys. Papatuyuin na lang natin guys. So ito guys, ito yung ating quality control si Ate Baby. So siya yung mag-check ng mga ng parol, kung mayroon bang problema, i-check niya muna bago i-deliver. Okay guys, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo ang video guys, huwag niyo kalimutan mag-like at saka mag-subscribe. Salamat guys, God bless us all.